DIY. So pag-uusapan natin ngayon ang pressure washer belt type. So ano ba ang pagkakaiba nito sa portable? Ginagamit ko dati. Ang belt type kasi is mas pang heavy duty ang gamit niya. Since bala ko itong gawing pang car wash, so kailangan ko ng mas heavy duty. Ang portable kasi is pang personal use lang, limited lang yung oras niya ng paggamit, kailangan mo lang ipahinga. Ito ay nabili ko sa Quiapo, kasi dito sa province of Occidental Mindoro, masyado siyang mahal. Nag-range siya ng 9 to 11,000 pero nabili ko lang to ng 6,000 sa Quiapo. So pagbibili ko yung guys ng pressure washer, especially pag may mga motor, yung mga gamit. So itatanong nyo muna kung yung winding niya, yung coil sa loob is made from aluminum or copper. Mas mura ang aluminum, mas mahal ang copper. So, mas matibay po kasi ang copper kaya mas mahal. So yun po yung hahanapin nyo. So ito na guys yung ating pressure washer. So ito yung motor niya. So ang specs niya is ayun, 1.5 horsepower. So yun, nakalagay siya 100% copper wire. Hindi ko alam kung yung sticker lang yan o totoo. So malalaman natin pag binuksan. So ito yung pressure washer head. So ito yung nagpa-pump mismo. So Kawasaki yung brand niya. So pwede nyo siyang bumili ng hiwalay. Pwede kayong bumili ng hiwalay na ganito pag nasira. Kailangan nyo lang ng 14 mm. So pag magkakabit kayo ng tornilyo, kailangan may washer kayo at meron kayong lock washer, no? So since ang ating equipment is may mga moving parts, so pag nagmumove yan, nagbabibrate, pwedeng lumuwag yung mga tornilyo kung walang lock washer. Huwag nang ipa-final set yung tension ng higpit kasi i-adjust pa natin yan. So ito yung hihila dito sa head para humigpit yung belt. So kung bibili kayo guys, bumili na rin kayo ng reserbang belt kasi according to sa mga matagal nang gumagamit nito, ito daw ang unang bumibigay. Ayan guys, tapos na. Nakabit na natin. So pwede na nating adjustan para makuha natin yung magandang tension. So ang tension naman nito is snugly. Sinabi snugly na too tight, na too loose. So, ito yung pag-control ng pressure. Itong mga butas, itong pinakamalaki, dito yung intake port. So dito, papasok yung tubig. Ilubog mo sa balde ang tubig. So itong tatlong butas na to, ito yung sa output port, no? So dito natin lalagay yung pressure hose para mag-produce ng pressurized na tubig. So ito nakikita nyo, ito ay pressure gauge. Ayan na siya, another switch dito. And ganyan ang on. Pag naayon sa butas, on yan, off yan. Sa tatlo na to, ang labasan ng tubig. Pressurized na to. Highly pressurized. Ito yung return. Pag nagsuck siya ng tubig at hindi mo nagamit, ito may backflow to. So ito naman, nakita nyo, meron siyang cover lang naman to para sa piston. Pero huwag yung tatanggalin to para hindi magdumi. Ayan. Ito kasi yung piston. Tatlong piston yan. So once na gumalaw to, tagalaw yan. Ayan, siya yung magpapump. Grease cap lang yan. So may mga grasa yan. Then isa sa pinakamahalaga. So ito. So kailangan nyo itong lagyan ng langis. Motor oil. Any type of oil. Basta motor oil. No, wag lang cooking oil. So kailangan. Ito may nakalagay ng remark. Oil level. So big sabihin, dapat nasa gitna lang. So ayun, nasa gitna siya. Usually yung pinakamalaking o pinakamatabang hose nakasama sa package, yun yung ilalagay nyo sa dito sa intake o dun sa source natin, ha? Sa dulo nya, sa dulo, ito yung ilalagay nyo sa balde. So pipindutin mo tong hose, tigas. Kasi highly pressurized water ang dumadaan dito, kinakailangan matibay ito, matigas para hindi sumabog o hindi pumutok. Ayun, nakakonnect na. So
So bubuhatin ko na ito palabas. Standard, o hindi ito ang appropriate na wire na ikakabit ko. Ito ay temporary lang para lang matry natin mamaya. Yun yung ating pressure line na kabit na yun dito sa nozzle natin. Ayan, kumana. Sana natin. Kung iku-compare ko silang dalawa, mas mabilis itong kumonsumo ng tubig compare sa portable. Point yun kasi ibig sabihin mas malakas ang GPM niya o gallon per minute. So sa paglilinis ng sasakyan, hindi lang puro PSI o yung pressure ng tubig ang sinusukat o ang pinagbabasihan sa paglilinis. Sa tibay, tingnan natin sa baybayin nyo yung mga susunod kong video kung tatagal siya, kung anong unang masisira sa kanya. O yun lang, maraming salamat sa panonood.